What's up, Shumbalabets? Welcome back. It's a really good Friday morning. Nandito tayo sa ating Feeble Feet Hub. It's a Friday morning nga and Dale is actually at work. Kaya hindi ko muna siya makakasama sa video na ito. So magsosolo muna tayo, guys. Since alam nyo na nasa work nga si Dale ngayon, so I'll be taking a break dun sa paano kami kinasal serye. Kung naalala nyo or kung napanood nyo yung last video namin, we told you na ang next video would be the marriage certificate, apostille, and attestation. Pero since wala si Dale, I will not be able to explain it alone. So gusto natin na nandito siya. Kaya I will be skipping that one and I would be doing this video because I think this is very important. And recently, nakuha ko ng sagot dun sa tanong dito. And I think this will be helpful to a lot of eToro traders out there. Especially the new ones. So napaka-exciting ng ating video for today. Kitang-kita nyo naman na ang ating title ay nakalagay dyan is paano ako nakalipat from crypto to buying the real asset, underlying asset. So if you're planning to, if you notice some of your accounts, if you buy Bitcoin, Ethereum, or ADA, and makita nyo puro yan naka CFD kung hindi nasa tama yung account nyo, which the same thing happened to me. Ayan. So the reason I'm doing this video is to also inform everyone na mga baguhan din tulad ko na you can actually change your account even if you're right now ang nabibili nyo lang is CFD. Ano nga ba yung CFD? CFDs are contract for difference. Lalagay ko dyan sa baba kung anong meaning niyan and kung ano explanation because it's too long and that's not the main topic. Hindi ako nandito, hindi ako expert to discuss all these things. Share ko lang sa inyo yung experience ko while I was doing this. So ano nga ba yung rason kung ba't ako nag-start na magpapalit? Kasi nung nag-start ako a month ago, napansin ko na lahat ng binibili kong ADA is CFD. Yun talaga yung pinaka-main reason, guys. I'm very bullish sa ADA and I wanted to hold it long term and I feel like kung naka-CFD ako, hindi ko hawak, hindi akin yung mismo mga asset. So naghanap ako ng way on how I can change from CFD to the real underlying crypto and would still be able to trade sa eToro kasi ayoko lumipat din eh. Medyo user-friendly yung eToro when it comes to trading. So, I said, baka may way on how I can do this. And luckily, nakahanap ko kung paano yung way and that's what our discussion is about for today. Ayan. So, stay tuned. Just watch until the end. Ipapakita ko kung ano yung mga ginawa ko, kung ano yung mga emails ko and all. So before I start, gusto ko lang po magbigay ng konting pros and cons. Pero sa itong mga pros and cons na ito is opinion ko lang. And hindi po ako financial advisor, hindi po ako expert when it comes to trading. Baguhan lang din po ako. And ito pong i-share ko is opinion ko lang and kung ano yung experience ko while doing this. So sana po, before you do your own trade, make sure to research first, research, and syempre, trade at your own risk, sabi nga nila. Dior and Tayor. Yan, yung mga natututunan ko when trading eh. So, make sure po na mag-research kayo bago kayo pumasok sa mga ganitong mga trading, especially. And of course, please do just invest the money that you can actually, or you're willing to lose. So, para pag matalo man kayo sa trades nyo, is talagang hindi ganun kasakit, guys. And ayun na nga, but ano ba yung mga pros and cons? So pros, I think kung CFD siya, hindi ka masyado mapapamahal dun sa underlying asset. So anytime na mag-gain siya, hindi ka mahirapan na bitawan siya. And syempre, of course, pag naka-CFD ka, pwede ka mag-leverage eh. Pwede mong i-times 2, times 3. Yun yung kagandahan pag naka-CFD ka. Kasi binibigyan ka ng power, especially kung maliit yung amount ng pera na meron ka, is makakapahiram ka. Yun nga yung tiyatawag na leverage, research nyo na lang or lalagay ko rito sa ilalim kung ano yung leverage. And syempre, because of that, mas lalaki yung posible nyo kitain at posible nyo rin katalo. Yun yung pros at the same time, parang double-edged sword na cons yun. Ang cons naman nung nakikita ko for the CFD CFD crypto is, ayun nga, yung first reason ko is hindi ako makakapag-stake ng ADA and I plan to buy every month ng ADA sa eToro din and then makapag-stake kasi may mga staking rewards eh, parang interest 'yon on your money. And syempre, kung naka-CFD ka, wala kang makukuha ng ganun. Hindi nila tatanggapin 'to. And sayang yung time na hawak ko lang siya. Although plano ko naman talaga siya hawakan ng matagal na panahon. Pero iba pa rin pag may kinikita ka kahit konti.
And syempre, if hawak mo yung underlying asset, ngayon nagpo-promote si eToro ng wallet niya. May eToro wallet na silang tinatawag. And sa eToro wallet, pwede ka na mag-transfer ng Ethereum and Bitcoin. Although one way pa lang ata yun. I've read it somewhere. Pero ayun nga, malay natin. Hopefully soon, they will create other wallets or they will accept other coins dun sa wallet na yun ng eToro. So, kung naka-CFD ka, hindi mo rin matatransfer yun kasi hindi nga sa'yo yung mismong asset. Naka-contract for difference ka lang. So, yun yung cons. Kaya ako, mas pinili ko na makuha as underlying asset lahat ng binibili ko. And ayoko rin gumamit ng leverage because it's very risky. And sabi ko nga, baguhan lang ako when it comes to trading. So, before I start, guys, with this whole step, whole video, para makita nyo kung paano talaga yung ginawa ko, I just want to ask you guys to please do like our videos, like, share, and subscribe kung nakakatulong ba sa inyo to. We've got so much love dun sa last video namin na paano kami kinasal. Nakakatuwa, guys. We were not expecting it, but I think it's very helpful. So, if you guys actually do like these kinds of video, please give us a thumbs up. And please do share. Itong i-share ko po is experience ko and kung ano yung nangyari dun sa palitan namin ng usapan ni eToro. So, first up is, una kong ginawa, before ako makapagpapalit nito actually, eh, nagre-research na ako, and napaka-helpful ng eToro na platform. Meron kasi doon, di ba, na ano, parang Facebook wall, na nakita mo yung mga status ng mga ibang traders. And someone asked kung paano nga ba sila mapag-stake ng ADA. And then, yung mga tao sabi nila, hindi ka pwede mag-stake ng ADA kasi naka-CFD lahat ng trades mo. And then I checked mine and I said the same. And then I was thinking na, oh, pati sa akin naka-CFD din. So hindi rin ako pwede mag-stake, maging part ng staking program nila. If you check the staking program sa eToro, I'll put the link down below also. And syempre, I'll put the link for my eToro referral and Binance referral because I'm trading at Binance as well for this ADA. Sabi ko nga, napaka-bullish ko dito. And while I was starting yung pagte-trading, since naka-CFD ako sa eToro, I tried buying sa Binance kasi hindi ako maasa na yung nakita kong steps is gagana. But luckily, gumana. So ngayon, almost all of my ADAs are underlying crypto assets na. Hindi na siya CFD. So ayan, let me continue. I'll put all the links down below. So ayan na nga, while I was checking, nakita ko, may nag-comment na isang guy. Sabi niya, there's still a chance for you na makasali sa staking program. How do you do that? He shared his steps. And then I just read it and then sabi ko, let me try that one. So agad-agad, nag-email ako sa eToro. Nag-email ako sa kanila, sa eToro support. Sabi ko, I think I'm in the wrong regulation. So parang ang sinabi ko ata is, I would like to transfer to SciSec. Parang yun kasi yung ginamit na term nung guy, nung trader na nabasa ko sa steps. So ito yung exact email na sinend ko kay eToro. I'll show it to you. So ayun na nga guys, nag-email ako kay eToro sa eToro support. Sabi ko sa kanila, I would like to transfer my regulation to SciSec. Kasi yun yung unang step daw eh. Dahil I think mali ako na account, Australian account ata ako. And if you want to transfer sa SciSec, it will be under UK regulation. So yun yung mangyayari. And sa UK ata na account is, hindi ka pwede mag-trade ng CFD. And you will be, they will be actually buying the underlying asset. Parang ganun yung mangyayari doon. So, pinush ko yun kasi sabi ko nga, I wanted all my ADA. Sobrang bullish ko po talaga dito. Guys, if you're watching this and if you're into crypto or if you're new into crypto, might want to check ADA. Very good project, especially yung founder, si Charles. Napakagaling rin talaga. Lagi ako nanonood na YouTube niya. Ayan. Short vlogging yun. Anyway, so, nag-send na ako sa eToro ng email, suntok sa buwan yon. I'm not expecting a response to that one. Kasi syempre, ang dami ko rin nababasa ng mga negative feedbacks from eToro na napakapangit daw ng services nila, na support nila. So, ayan, nag-try lang ako mag-send and nagantay ako. And within 3 days actually, they responded to me. So, nakakatuwa, hindi ko in-expect na magre-reply pa si eToro sa akin. So, I was shocked when I read the email. Kasi usually, ang work nila is at night time and tulog na ako ng mga panahon na yun. So, mababasa ko email the next day. When I saw it, I was like, oh wow, talaga nagre-reply pala yung eToro support. So, at least it's good. Na ngayon, ang nangyari na is the step 2, you have to provide details to them. Ang sinabi sa akin ni eToro, might depend, I mean, baka iba sa ibang mga tao. But for my case, ang na-request nila is a selfie copy of my document. Ang weird nga eh.
Pero ganun ata talaga magpa-verify ngayon sa lahat ng mga ano, wallets and exchanges. Kailangan may selfie together with your documents. So, nanghingi sila nun. And after that, they were asking dun sa email kung bakit gusto ko magpapalit ng regulation. Kung ano yung mismong purpose ko for this. So, sinabi ko rin sa kanila na I wanted to be part of the staking programs. Kasi, syempre ngayon, maliit pa yung hawak ko na ADA. Pero once it becomes comes to a sufficient amount, syempre maganda rin kung magkaka-interest ako dun sa mga yun para nasa bangko. Pero mas mataas ang staking rewards eh, hindi ko lang sa ulo pa dahil hindi ko nga chinek at hindi ko rin alam kung ano mangyayari, kung mapupush through ba. So if you guys actually wanted to stake your ADAs, mag-download na lang kayo ng Euroy or ng Daedalus wallet, dun merong staking program dun. It's just that nasa eToro rin ako and I was trading on that platform, so since may ADA ako dun, I wanted to actually have a stake on that one. So nakakatuwa, ayun nga, nag-selfie ako. Medyo awkward na kailangan ko mag-selfie para dun sa requirement nila. But I still have to do what I have to do dahil yun yung gusto ko mangyari. Na gusto natin na maging real underlying crypto asset yung hawak nating ADA. So after ko ma-send yung aking requirements and pagkatapos ko mag-email sa kanila nung rason ko kung bakit gusto ko magpapalit ng regulation, nagantay ulit ako. So again, suntok sa buwan yun. Hindi ko sure kung re-replyan pa rin nila ako or if it will still push through kasi medyo tumagal yung reply nila. Nabot rin ako ng mga 4 days ata. So akala ko wala na. And luckily, nag-reply naman si eToro support. Tinatanggap nila yung request ko to transfer. And sabi nga nila, it will take some time. Kasi check nila kung yung documents ko ba is valid and sinabintan nila dun sa department na kailangan mag-verify nung aking account. And after nila ma-submit, may magpa-pop up ata sa akin the next time na mag-login ako sa platform. May magpa-pop up na parang sign form nung sa transfer nga ng UK regulation na yung aking gagamitin. Which luckily, after nung response na yon, siguro mga 2 days, lumabas yung form. Lumabas na yung form dun sa aking eToro platform and madali lang naman, it's terms and conditions lang, inaccept ko lang siya guys. Once nagawa ko na lahat ng mga process na needed para mapalitan yung aking regulation and makakuha na talaga ako ng real crypto assets, nag-aantay na lang ako noon. And then after ko nga ma-confirm rin na okay na dahil dun sa terms and conditions na sinubmit sa akin dun sa platform pag login ko, ang last ko na ginawa is to test buy kung talaga bang nakabili na ako ng underlying crypto asset. So ngayon, when I check eToro, actually papakita ko sa inyo some short clips kung ano yung nangyari dyan. And as you can see, talagang allowed na ako na bumili ng crypto assets din. Pumunta tayo kay ADA. Ayan, makikita nyo siya guys na meron pa rin ako mga CFD but I was able to actually buy some ADA na hindi na CFD guys. And itong mga to, hopefully, sabi nila dun sa email nila sa akin is it will take some time, like 2 weeks ata, papalitan nila yung mga CFD mo na crypto assets to real underlying assets na rin. So, once mangyari yun, I think magiging eligible na ako sa staking program. I think yung staking program rin nila happens every 7th day of the next month. So, parang 1 month ka mag-aantay bago ma-receive yung mga staking mo. And I will check how it will go. Maybe I'll give an update next time sa iba ko, sa mga susunod kong video. And papakita ko sa inyo kung ano yung posibleng na mangyari. And ayan, hopefully may natutunan kayo sa video ko. Make sure to screenshot rin yung mga trades nyo for safety. Hindi ko kasi alam kung ano mangyayari sa akin. Nag-take ako ng screenshot just to be sure. Baka biglang tanggalin nila yung mga trade ko. Ang ganda na ganda ng mga entry ko doon. So ayun, we'll see about that one kung ano yung mangyayari. Hopefully, it will still be the same. It's just that it will be an underlying asset. Hindi ko lang alam paano nila gagawin yun. But that's the result that I'm expecting guys. And ayan, thank you for watching guys. When it comes to staking, let me check it out for you. And we'll give you another video I think pagka natutunan ko na rin kung paano gagawin sa staking program. But for now, you can try sa Euroy or sa Daedalus and we'll see what happens. And good luck sa ating mga ADA hodlers. And coming up next guys would be the processes on how to change your personal document since kasal na nga si Dale, magpapalit siya apelido. So it will be an exciting video and let's see what happens on that one.
Siyempre, papakita namin sa inyo yun para makatulong rin sa inyo kapag kayo na yung magpa-process ng mga documents nyo. And meron kami mga paparating na mga bagong serie topics. Because right now, sabi ko nga, di ba, if you track back like 3-4 videos back, pinakita namin sa inyo yung Descent Connection. So, we'll be having some videos about Descent Connection next. Ayan, so, expect nyo rin yun, guys. And papakita namin sa inyo how it works, kung paano ito nangyayari lahat. And we're very excited. Don't forget to check the links down below. Ayan, yung mga pinagkakakitaan ko rin, guys. And if you want to test sa trading, ayan, yung eToro, yung Binance. If you're from Dubai at gusto mo ng side hustle, ayan yung link ko rin sa Descent Connection. You can check that one out. I hope to see you guys again, and kung nakatulong man to sa inyo, guys, please do share it and subscribe rin. Thank you very much, guys, and see you on our next video. Bye!